sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Nandito na po. Hawak-hawak ko na ito. Hello, magandang hapon or magandang araw, magandang gabi po sa lahat ng followers ng Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, ng Munting Tinig ng Ordinaryong Maharlika, at syempre sa lahat po ng mga tao sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Hindi pa po ito ang final ko na live. So bali, may hinihintay pa kami bago po ako mag-live. So gin-check ko lang kung okay ang signal. Ayan, so kamusta, may 11 followers. Good evening sa lahat po ng mga Filipino. Abangan po ninyo anytime of tonight. So hindi po ako magla-live ngayon na magdi-discuss kasi may hinihintay pa kami na go signal. May hinihintay pa ako na go signal. So baligin check ko lang kung ang signal ay okay. So live po ako ngayon dito sa Maharlika Nation, dito po sa Isla Bocas Grande. So inaanyayahan ko po na ang lahat ng tao na nanonood sa buong mundo, including to all concerned banks, social media, prime minister, president, and remittances centers, establishment all over the world. So mamaya po ang aking live. Mamaya po aking live, may go signal kasi ang trabaho po ngayon ng Maharlika Nation is to send all the letters sa lahat ng concerned agency, including the bank. Lahat po ng bangko sa buong mundo ay sisendan po ng letter of instruction from Maharlika Nation. At syempre lahat po ng mga bangko, lahat ng president, prime minister sa buong mundo, bibigyan po ng letter ng Maharlika Nation. Okay? Lahat ng social media, lahat ng eskwilahan sa buong mundo, ayan, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, sisendan po yan simultaneous. Ito yung sinasabi ko sa inyo na we are no longer waiting the presence of the President of the Philippine Republic. Binigyan na siya ng pagkakataon na harapin ang Maharlika Nation, na nawagan na po ang spokesperson ng Maharlika, ay hindi man binigyan ng pansin. So ito na ngayon. Kaya nga nagbigay kami ng go signal na on or before 20 of December ay lalabas ang napakahalagang anunsyo sa Maharlika Nation na babago sa takbo ng ekonomiya ng buong mundo. So lahat, no? Kasali private school, public school, lahat, 'di ba? Kasali lahat, private school, lahat ng bangko, hindi lamang sa buong sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo, including yung lahat na nagki-claim na sila ang may-ari ng bansang Pilipinas, lahat po 'yan. Hindi lang po si President Duterte, we are already sent letter of communications to the office of the President. And at the same time, lahat ng mga offices ng Prime Minister sa buong mundo, nasenda na po ng letter. And about to send pa po yung mga iba. So we have a lot of hundreds or aabot pa siguro ng 1,000 emails. And don't you worry, as spokesperson ng Maharlika Nation, i-inform ko rin po kung ano po ang mga bangko, sino pong presidente, sino pong prime minister sa buong mundo. At babasahin ko po mamaya ang content ng letter of instruction at ang letter na ipapadala. So ngayon, kung kayo'y nanonood dyan po sa United Nations, sa World Bank, Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, ano pa ba, Office of the President, no? Kay Mocha Uson, nagbigay na rin po kami, lahat. Kasi huwag nyo itong palampasin yung gabi na ito, sapagkat ito yung time na kung saan ipakilala po para matapos na ang pagkiklaim na sila po ang claimant ng Pilipinas, matapos ng panluloko, yung panlilinlang, yung paggamit ng Marcos Wealth na sa kanilang dinidiscuss. Ayan, para matapos na rin ang panghusga ng mga tao, kasi sinasabi man nila na to see is to believe, so this will be now the time. This is the right time, the right place, and right person. Nang sa ganun, ay pasalamat tayo sa social media. Siyempre kay Bathala, kasi hindi niya po kumbaga ipinagkait ang biyaya na para po sa kanyang lahing pinili. So abangan po ninyo mamayang gabi, ging test ko lang, no? Ging test ko lang yung signal
maganda man ang signal natin. So, kain kayo na mabuti. Magmeryenda kayo habang nanonood po kayo kay Dato Magsisibya. Ayan. I invite also ka Anton para nang ganun maliwanagan. I already called the leader of Unity Peacemaker na naka-base sa Iligan. Na meron silang sana. And I asked kung how much is the member of MNLF and MILF sa buong Pilipinas. Umabot na po siguro ng 5 million lahat, pati yung MN at saka MI. Nandun din yung mga New People's Army. So wala pa pong nag-connect na mga commander ng New People's Army. At the same time, lahat ng mga rebelde, lahat-lahat, no? Lahat-lahat na. So walang exempted ito. So lahat mabibigyan. Pero letter of instruction ay dapat malaman po ninyo kung sino po ang nasa likod ng Maharlika Nation. Kung ano po ang nasa Maharlika Nation para at least nang sa ganon, matapos na yung haka-haka. We are not using the gold of Marcos here. No, yung iba kasi ginamit nila eh. So, maghintay tayo kasi ngayon, pinaprocess na po ang pag-send ng lahat po ng mga offices sa buong mundo. Ito po ang envelope. Dito po, ito po ay babasahin ko po. At sa email na inyong marireceive, akadem, bangko, prime minister, president, ay makikita nyo na po ang mukha ng Golden Zion currency. Kasi yun ang inyong hinahanap sa akin na bakit hindi ako nagbibigay ng currency. Sabi ko nga, my right time, my right place, and right person. So, huwag tayong magmadali kasi alam na po yan lahat-lahat. No? Sana, pag na-receive ninyo ito, mag-pray at tulungan po na ma-accept ng lahat. Kasi whether you like it or whether you like it very much, you need to accept it. You don't have already an option. So, ito na po yung pinakahihintay ng buong mundo na babago sa takbo ng ekonomiya, babago sa tibok ng iyong puso. Naway pag marinig ninyo ang letter of instruction, ang letter direct to the different prime minister para walang lukuhan na mangyayari. Diba? So, ang Maharlika Nation ay gumagawa ng isang bagay na kung saan very magiging transparent para po sa inyo, pero huwag kayong magmadali kasi may proseso po yan. So, itong declaration na ito, yung reading of letter of instruction, paano ito gagamitin? Saan kukuha ang pondo ang Maharlika Nation, malalaman ninyo ngayong gabi. That is why if you have friends abroad, kung nagtatrabaho kayo sa bangko, Banco de Oro, Philippine National Bank, China Bank, lahat ng mga bansa, no? We are going to send sa lahat ng media, tulad ng CNN, PTV4, ano pa ba? Oh, hello sir, curious lang po, ano po nagsabi niya kay Kibuloy? Apak, we already send letter to Pastor Apollo Kibuloy sa lahat ng religious organizations. Isi-send din po ang letter ng Maharlika Nation to inform everyone. So, malalaman at malalaman nyo na po ang mukha ng Jesus Zion. So, since nabigay naman din po ang letter, are we allowed, ate? Diba, ate, are we allowed already to post the image of Jesus Zion? Yes. Ipo-post po after the sending kasi hihintay po after 30 minutes. Magla-live po ako, magbabasa po ako ng content ng letter of instruction from Maharlika Nation kung ano po ang mga humanitarian program na bibigyan po ng funding at bakit magkakasirculate po, anong basis ng Maharlika Nation. So tapos ng paghihintay ng lahat, December 20, itatak sa inyo mga puso. December 20, lahat ng currency ng buong mundo, babago at babago yan. And there is one currency. And tama yung mga speculations ninyo na magkakaroon po ng global receipt. Matagal na panahon na yan, kaya lang hindi nyo pinapansin, hindi natin pinapansin, kasi bakit? We are ordinary. Diba? Ordinaryo tayo. Pero ngayon, ang exact time na kung saan ay isang currency ang iikot sa buong mundo. At hindi ka makapag-create ng currency kapag walang backup. So later, you will know the content of the letter of instruction I have here. So maya-maya pa lang, I'm still waiting for the go signal. Nandito po, na-post ko naman. Ayan. Kaya sa lahat ng members ng Kapa Community Ministry International, huwag na kayong mag-alala. Kung may pera kayo sa banko later, huwag kayong mag-alala. Pag-usapan po natin yan. Kung papaano po yan palitan ng G-Zion. Walang halaga. Dollar, no, mga fiat currency na yan sa ngayon.
alam ng mga ekonomista kung ano ang aking sinasabi. I am not economist. I am pure private teacher. But maraming salamat kay Bathala for choosing me na ipaliwanag sa buong mundo kung ano po ang katuturan ng Maharlika Nation. Lahat ng Maharlika na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, babalik kayo dito sa Maharlika Nation. Aapa kayo sa lupang pangako. Aapa kayo sa paraiso. Yeah, that's why tinatanggap ko ang lahat ng mga sinasabi ninyong baliw ako, but all of this is plan o Bathala. Okay? So, tapos na yung sinasabi ninyong nahihirapan kayo dyan sa abroad, huwag kayong mag-alala. Tatapusin natin yan. Wala ng armas, wala ng dugo na dadanak. Kaya nga, lahat, wala ng adik. Kasi lahat ng adik, matatanggal yan sa lipunan. Magbabago yan. No? Lahat ng mga drug lords, mawawalan sila ng mga tinatawag na negosyo. Lahat. Kasi bakit? Bibigyan man sila. Hindi na nila kailangan pang magtinda ng shabu. Hindi na nila kailangan pang mag-armas. Wala na yung armas pagdating ng panahon. Wala nang bibili yan. Lahat ng mga armas, isusurrender yan at susunugin lahat. Para wala ng gulo. No? Kapag may armas ka, mga NPA ka, whatsoever ka, punta ka sa Maharlika Nation, darating at we will give you money in order para at least wala ng mga armas. Tatanggalin ang lahat na yan. So peace ang kalinaw. And this is the plan of Bathala. No? So, Sir Glenn, pwede pakipadalan din kaming kopya ng letter of instructions sa email ko. Ayan, ang letter of instructions, hintayin po ninyo. Hintayin po ninyo, ikakalat po yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Actually, ongoing ang pagsisend tulad ng bangko. Hindi lang kami nag-send sa isang bangko. Bangko sa Pilipinas, bangko sa buong mundo. Including Central Bank, World Bank, International Bank, lahat-lahat ng mga bangko to inform. So later, malalaman ninyo kung ano po ang content. Sige, sir, familiar ba ninyo ang OneCoin? Yung OneCoin na yan, matatanggal yan kasi centers, yung remittances, centers, establishment all over the world. Darating ang panahon yan, no? Pupunta tayo dyan. No? So wala yan, yung pera sa remittances, papalitan yan ng G-Zion pag marinig ninyo ang letter of instruction para malaman ninyo. Tandaan ha, magla-live ako, basahin ko ang content and letter of instruction, ano ang legal basis, ano ang tinatawag na ng mga basihan kung bakit ang Maharlika Nation ay nag-declare ng mga ganitong napaka maselang usapin. So dahil may puso ka dato para sa mga tulad naming mga lumad na inaape, lahat na mga lumad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, huwag kayong mag-alala, ibabalik ang inyong dangal, wala nang mang-aapi sa inyo. Yan ang darating na panahon na kung saan kayong mga nagtatrabaho sa mga mayayaman na ngayon ang magtatrabaho sa inyo. Mark my word. Pero hindi na po iikot yung sama ng loob, yung galit. Kaya lang may mga tao na yung sinasabi ko sa inyo na luluhod ang lahat ng mga hindi naniniwala sa Maharlika Nation. Totoo po yan. Hindi po ako ang nagsabi niyan. I am just simply a messenger. So, totoo po yan. Luluhod at luluhod po yan. No? Dahil sa pagsisisi. Even though the President of the Republic of the Philippines. Because I give already go signal to the President of the Republic of the Philippines, my idol, President Duterte. Even though ang Marcoses ba nabigyan ng letter? Oo. Sa Senate. Okay. We already send letter to the Senate. So, sisendan yan sa Senado, sa Office of the Vice President, Lenny Robredo. Tama, no? Lenny Robredo, Martin Andanar, na si Martin Andanar, taga Surigao. No, lahat-lahat. No? Sisendan yan. May ang school, ang VMC Asian College Foundation Incorporated, pinasindan ko na rin ng letter of instruction and letter of communication. Para nang sa ganun ay may babalikan pa po akong trabaho. Kung hindi ako tatanggapin ng presidente ng eskwelahan dahil palagi akong absent, nasa kanila na po yan. Nasa kanila na po yan. Kasi I understand that they don't know what I am doing. Kaya nga, syempre, di ba? So, thanks, Sir Glenn. Thank you, Lord, for everything.
So, wow, salamat, makauwi na. Yeah, pangako, di ba, sabi ko sa inyo, yun ang sinasabi, hindi ko yan pangako. Yan ay talagang nakatsulat at syempre, gawa po yan ni Batala. Hindi man ako ang magbibigay sa inyo ng tulong. Klaro po yan. I am just simply a messenger. Maharlika Nation is not the owner of the wealth of Batala. This caretaker. So wala tayong karapatang angkinin ang kayamanan ni Batala. Kung ano man ang pinagkatiwala sa atin at babalikan niya at magbibigay siya ng instruction, ibibigay natin sa tao. Basta sinasabi ko sa inyo noon, very firm ako na yung mga peso, yung mga dollar, wala nang kwenta yan. Darating ang panahon, ipapakita namin sa social media kung paano ang pagsunog ng mga pera na yan. Wala na yung bili. So, alam na mga economist yan, no? Yung mga G20, alam nila yan kung ano yung aking sinasabi. I am not an economist, I am not there during their meeting, but they know what I mean. No, yung mga global receipt, that's not a speculation. That is true. May mga bagay na tinago sa atin. Kaya, siyempre, maraming salamat, Dato Magsisida Emmanuel. Thank you. Good evening, 300. Huwag kayong mag-alala ha. Mamaya, puputulin ko itong ating live. Kasi, ang gagawin pag nagbigay na ng go signal, magme-message ako, magla-live ako, gamit, putulin ko ito, then babasahin ko ang letter of instruction. Na ganito, marami akong babasahin sa inyo mamaya. The Universal Divine Government Letter of Instruction. Meron din siyang, ano tawag nito? Meron din siyang, we already formulated November 8, 2019 to all concerned nations and states. So, hindi lang pala nations, no? Merong address sa president, address sa prime minister, no? So, lahat-lahat, no? Kung may mga principal na mga ano dyan, mga principal na mga nanonood, pakisend ninyo sa akin personally sa email ang inyong mga email address. Okay? Ang email, yung inyong email address, para nang sa ganun, masendan po kayo ng letter of instruction and letter of communications. No? Huwag kayong magala kasi lahat ng presidente ng buong mundo ay isisindan ito. Ito yung walang loko. Ito ang mamayang sasabihin ko sa inyo, yan ang babago sa konsepto ninyo. No? Even though babago din sa konsepto ni salbasyon. No? Yun si salbasyon. So, tana, wala nang away. Suportahan ninyo ang Maharlika Nations. Eh, whether you like it or whether you like it very much, talagang hahanapin ninyo ang Maharlika Nation. So, hindi ako magbibigay ng address. Pero sa mga live ko, binabasa ko man yan kung ano yung address. So, dapat pakiramdaman ninyo. Okay? So, sana, huwag nyo na akong awayin. No, huwag nyo na akong awayin. Sana, tapusin na ninyo yung inyong mga kalatas ng karunungan, ka Anton, Jojo de Guzman, kasi wala kayong alam sa kung ano ang inyong ginagawa. Kaya lang, ayaw ko naman kayo na ipahiya harap-harapan dahil sa ebidensya na ipapakita sa inyo. Hindi naman ganoon ang instruction sa akin. Diba? Na kahit na sino, naramdaman ko lang yan. I am just simply a messenger. Kung ano yung aking binabasa, meron pang person behind me. Ang role naman ng, ano tawag nito, ang role naman ng Maharlika Nation, not to divide. The role of Maharlika Nation is to gain peace, prosperity, and happiness. Diba? So, ngayon, nandito ako ngayon sa Tribal Court. Yan, sa International Tribal Court. Ang baba nito, ang International Bank of Maharlika. So, ako ay humingi sa inyo ng favor na kapag mag-live ako mamaya, babasahin ko ang letter of instruction pag mayroon ng go signal. Babasahin yan. At ikalat ninyo, i-share ninyo hanggang sa makaabot kung sino. No? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, luluhod at luluhod ang lahat ng mga bansa. Hindi ibig sabihin na parusahan sila, kundi luluhod at luluhod kasi bakit? Para humingi ng tulong. So, itong Maharlika, this is a nation's divine, universal divine government. Christian ka man, Muslim ka man, lumad ka man,
Di ba? Lahat-lahat, masama ka man, alien ka man, or whatsoever. Kaya nga, universal eh. Kasi may mga kasama tayo sa outside, outer space. So, lahat-lahat, walang exempted. No? So, sa lahat ng aking mga followers na mga OFW, maraming salamat. Malaking bagay ang inyong presensya, ang pagmamahal niyo sa akin bilang dato magsisibya, bilang munting tinig ng ordinaryong Filipino from the very beginning. Malaking bahagi kayo sa misyon ng Maharlika Nation. Why? Kayo kasi yung nagpapalaganap eh. Kayo yung nagsisend. Imagine, nakaabot yung aking live sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, kayo ang mag-i-inform. No? Kayo ang mag-i-inform sa lahat-lahat. Okay? So, pag iputulin ko ito mamaya, huwag kayong umalis. Kasi bakit? Babasahin ko yung content ng Universal Divine Government. Pure reading ng letter of instruction. And at the same time, papapasok doon yung ating tinatawag na yung aking bigay sa inyo na mensahe. And after that, wala na akong sasabihin pa sa inyo kundi ipanalangin ninyo na lahat ng tao ay mag-isip ng mabuti sa kanyang kapwa. Wala ng away, wala ng inggitan. Darating ang panahon, lahat ng mga ancestral domain, lahat ng mga lupa na yan, lahat ng mga nakasemento dyan, bungkarin natin yan, taniman natin yan ng mga agricultural plants. Wala mang silang magawa. Whether they like it or whether they like it very much, they need, no? Ibabalik po nila yung mga lupa na kanilang mga ninakaw. Yan ang plano ni Bathala. Diba? Para at least nang sa ganun, pag magkaroon ng stock, remember sa Biblia, mayroong 7 years of famine. Mayroong tagtuyot. Hindi napagandaan ng mga tao yan. Kasi, ang kanilang pinagandaan ay ang sarili lang nila. Diba? Kaya kayo na mga nagdalawang isip, magugulat kayo mamaya kung saan po kukuha ang Maharlika Nation ng ibibigay. So ito yung mag-o-open. Mag-o-open. Kaya pwede nyo yan ma-research sa internet. Pwede kayo magtanong-tanong. Go to Central Bank, to World Bank, kung tama ba yung aking sinasabi. You have your own resources. Mayaman man kayo, di man kayo maniwala. Diba? Pero darating ang panahon na hahanapin ninyo ang Maharlika Nation. So ngayon, kung hindi kayo naniniwala, o ibig sabihin, acknowledge pa rin yan. So nakakahilap yun ko, Sir Glenn, mamati round sa kalipay. Yun lang. Ang problema, may ano yan, may solusyon yan. Kami dito sa Maharlika Nation, sa totoo lang, honestly speaking, hindi ako na-excite sa kung ano-ano man na mayroong pera. Na-excite ako sa mararamdaman ng mga tao na example, uuwi sila dito. Yung mga tao, wala ng gulo. Hindi na kailangan yung armas, yung abu sayap, hindi na mag-kidnap. Wala ng carnapping, wala ng lahat-lahat. Mangyayari at mangyayari yan. Diba? Suportahan nyo kasi bakit? Batas ni Bathala, will of God yan. Hi Sir Glenn, salamat sa mga video mo. Nabubuhay ang mga dugo naming mga OFW. Keep safe always, watching from Kuwait. So ito yung dahilan bakit nandito ako ngayon. Huh? Even though me, myself and I, before, hindi ko rin naiintindihan kung bakit ako. I always asking myself, simple teacher. Diba? So sabi ni BJ Lapay, ito na pinakahintay namin ang makauwi na, tapos na ang aming paghihirap. Finally, makapiling na namin pamilya namin. Maraming salamat, Bathala. Huwag kayo magpasalamat sa akin. Magpasalamat kayo kay Bathala. Why? Siya man ang dahilan nito. At ipag-pray niyo ang tao na nasa likod nito. Ilang taong nagsakripisyo para sa inyo. Kaya mapalad tayo ngayong mga buhay, at least matitikman natin ang biyaya galing kay Bathala. No? So wag ninyo akong sisihin kung nasasaktan ko man kayo dahil mahal ko kayo. Kaya hindi ako nag-stop, 'di ba? Tiniis ko ang sabihin ninyo sa akin na baliw ako. No? Tiniis ninyo. Balang araw maghintay kayo, ha? Sir, maka-avail ba lahat ng lahat, hindi lang ordinary Filipino people, kundi buong mundo. Kaya nga nag-attention na nga ako eh. Inattention na nga namin lahat ng presidente, prime minister, lahat ng mga bank executive, banko, media, lahat-lahat. Dolores Cordero. So ito yung totoong hindi pangilad. Kasi hindi kami natatakot na i-inform ang lahat ng presidente, lahat ng prime minister, gobyerno, including the office of the president,
dahil sa may basis itong lahat. Kaya mamaya, pakinggan ninyo ng mabuti ang pagbasa ko ng letter of instruction. Eh, ang letter of instruction, hindi naman ako ang gumawa. Letter of instruction is from God. Gumamit ng medium ng tao na kung saan ipaliwanag ang lahat ng ito. Kaya sa lahat ng mga nagsasabi na kami, ako ay baliw, maraming salamat. Eh, sabi nga ni Amang Bathala, Ama, ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Thanks, Sir Glenn. Sana makauwi na kami kahit matapos kontrata, no place like home. Okay? Good evening, Dato. Magsisibi, Emmanuel, late ako kasi brown out kay Greg Oreo. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. May proseso yan. Sinasabi ko nga sa inyo, darating ang panahon that we will be using one currency. And this is what you are waiting for. This is what you are waiting for. Ito yung araw-araw na pag-absent ko sa aking paralan. Ito yung pagtatago ko sa rin may mga naghahanap sa akin. Ngayon, hindi nyo na ako pwedeng hanapin. Kasi bakit? Pag pinatay ninyo ako, wala. Hindi nyo malalaman kung ano po ang aking sinasabi. Remember, gumamit si Bathala ng social media. Hindi siya gumamit ng media. Pero ngayon, ini-inform na nila. Ini-inform na namin. Para lang sa ganun simultaneous. Kasalukuyang nagsisend. And we are waiting for the response ng lahat ng agency, lahat ng iba't bahagi ng mundo, presidente, prime minister, we're still waiting for the response. Then after na ma-send yan, hihintayin nila yung hihintayin ko ang kanilang go signal at babasahin ko na po plainly reading ang first part ng aking live mamaya, reading ng content ng letter of instruction and letter to all states, to all nations. Kay Romel Fajardo, maayong takna, Dato, magsisibya, watching from Lapu-Lapu. Yung mga estudyante na walang panggasto sa kanilang mga pag-aaral, mag-aral kayo. Yung walang bahay, yan ang sinasabi ko. Yung walang bahay, sige, bigyan ng bahay. Ganun man, wag lang magmalabis. Ang requirement, very simple lang. Ha? Magpakatao ka, magpakumbaba ka, magbalik loob ka kay Bathala. Acknowledge that you are lumad. Ito pa pala ang announcement. Wala kaming pinaminigay na ID. Ang Maharlika Nation ay walang pinaminigay na ID. Pero pag nakaapa ka sa Maharlika Nation, doon ka magkakaroon ng ID. Tama, Mante? Oh, wala. Tandaan po ninyo, hindi po naminigay ng ID ang Maharlika Nation katulad ng mga Maharlika Foundation na yan. Kasi yung pera ng mga foundation na yan, wala yan. Darating ang panahon, wala ng value yan, including dollar. Wala na yan. Because merong currency na si Sibol. Yan ang pansagip sa lahat ng kahirapan ng tao. Equal yan. Okay? I'm super excited na, Sir Glenn. Sige, kung kayo nang... Kaya ka sa mga senior citizen dyan, mga iyay, mga iyoy, pag-prepare na kayo inyong mga BP, Ginoo ko. Napakanggandang balita, nakakaiyak, Sir Glenn, because of you. You made us more stronger. Ikaw ang pag-asa. Kaya sabi ko gani, sa lahat ng mga nabiktima ng gobyerno na pinaraid yung kapa, lahat may dahilan. Kaya sabi ko nga, wag kayong mawawala ng pag-asa. Yan ang sinasabi ko. Oh. So, basta maniwala ka lang, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, maniwala ka lang kay Bathala. God, Allah, Yahweh, Joshua, o lahat El Shaddai, kung ano man yung klasing ano tawag nito, ano man yung klasing pangalan. No? Eh alangan na tawagin mo si ano tawag nito, si God, na God sa Muslim, ialaman ang word Arabic. Praying for your safety, you are covered by the precious blood of the Lamb. Maraming salamat. Thank you. Mayong gabi sa tanang maharlikan, mga kaugsuunang lumad. Dato, dumagsa, matuon. Ayan. Thank you. Naniniwala ako, Sir G. Maraming salamat. Thank you so much sa inyo. Na-excite ako para sa maliit na tao, Sir Glenn. Yeah. Ganun. Ako? Hindi, alam mo dito sa Maharlika Nation, hindi na kami nag-uusap ng kahit na kung anumang million, billion, or trillion na
magpupunta sa amin. Ang mahalaga, paano ito ubusin? Diba? Tama man? Tama na yung makakain tayo tatlong beses sa isang araw, magbahay tayo, may sasakyan tayo. Hindi na, ikaw lang isa, sasakyan mo lima. Diyos ko Lord, Santissima. Diba? Baguhin natin yung konsepto natin. Huwag tayo magpamalabis. Lahat ng biktima ng mga lindol yan, iikutin namin yan. Magre-resign ako sa aking trabaho for the sake of this. Kaya aayusin ko yung aking trabaho. Alam ko nanonood yung aking principal. Alam ko nanonood yung aking mga co-teacher. I will resign, but I will not let DMC Asian College na hang. Tutulong kami sa DMC, sa school. Pero ako, hindi ako yayaman. Yan ang sinasabi ko sa inyo matagal na panahon na hindi ako nasilaw sa yaman. Lahat ng binibigay sa akin, tatanggapin ko yan kasi hindi mo pwedeng i-ano yan, hindi mo pwedeng tanggihan, pagkain, pera o ano-ano man. Pero sinasabi ko sa inyo, mamuhay ako ng simple kasi yan ang aking kapalaran. Kung ano natutunan ko sa Maharlika Nation, pagbalik-balik ko dito, I will apply it because that is the will of God. That is the will of Bathala. So, ako, ito yung ginagawa ko, tutulong ako sa inyo, i-inform ko. But we need to pray person behind this. No? The Redeemer. Plan the Redeemer. So later, you will know what is the content of the... Salamat sa mga good news, Sir Glenn. Okay, Bathala. Yan, thank you so much. I am Isaias, Jan Raymer. Maraming salamat, Sir Datu. Yan, I wish po, malayang malaya na po si Pastor Joel po. I wish mabakabalik sila sa tahimik na pamamahay kasama ka. Tulungan natin yan. But, no, we will help Pastor Joel Apolinario. But, he needs to answer all accusations against him. That's the reason why... Sinasabi ko, magkikita kami ni Pastor Joel someday. In a right time, in a right place. Kasi hindi manawala sa aking puso ang mga member ng Kapa nung umiyak. Inalipus pa. Hinusgahan. Dito pa rin yan. Sa aking puso pa rin yan. Dato magsisibi Emmanuel, walang hanggang pasasalamat kay Bathala, ang taong nag-sacrifice. Gabayan mo po siya, Ama naming Bathala. We pray for all Maharlikan people. Bathala, bless us all. Maraming salamat, Ate Mateo Franco. Diyan kay Ate Franz. Is martyress sa New Zealand. Ate, maraming salamat. Diyan po kay Ate Angeline. Masindo Benedicto. Kay Ate Mateo Franco. Elisa Spellbury. Kay Ate Nanay Marlene Fernandez. Kay Ate Merly Mercado, no? Andyan po kay Ate Lorena Lake, Honey Chan, no? O mamemorize ko lang lahat-lahat ng mga pangalan. Lilibet Baptista, Ate Best Flux, Buong Kagape. Of course, lahat-lahat, no? So good evening, Sir Glenn. Ito po ang aking Gmail account. Ayan, comment share. Sa sige lang, no? Kay ipa si share natin, lagyan natin 'yan ng ano. Huwag kayong mag-alala because I will be posting also the letter of instruction. Pero mas magandang basahin talaga yan to make it really declaration sa lahat, para formal. Yeah. Kaya ito, manood kayo. Kasi ang letter na ito ay address sa all ministers and heads of government, bureau offices, agency and government owner or controlled corporation, all concerned. Educations, lahat-lahat, dito po, hawak-hawak ko na. Hawak-hawak ko na ito. So, hindi ko pa maano, ginahintay ko pa yung order ng pinakamaganda namin doon sa likod. O, yung parang diwata sa kagandahan at yung gwapo, no? Parang diwata, kung babae, diwato, kung lalaki. Okay? Sige. Ate Merlin Reyes, no? Tita Nining, Dikinia. Thank you. Sa inyong walang sawang
pagmamahal. Thank you sa lahat ng mga naniniwala. Thank you sa lahat ng mga espiritual na nagbibigay po sa akin ng lakas ng loob. Thank you. Lahat ng mga alipusta, inabsorb ko yan. Tama sir, may purpose ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Sana hindi balat kayo yung ating pagsisisi. Sana hindi yung pagkukunwari. Kaya nga ako, very certain ako sa sinasabi ko na wala nang halaga yung pera na hinahawakan ninyo pagdating ng araw. Oh, huwag naman mag-call, no? Kay nagko-call sila ngayon sa akin. So, huwag naman tayo mag-call. Mamaya, pag nagla-live ako, huwag kayo mag-call. Sige kayo, di nyo marinig yung announcement pag magko-call kayo. So, mabuhay, Maharlika Nation. Good evening po, Sir Glenn. Dato Magsisibya Emmanuel. Ayan. Sa lahat po ng aking mga nasaktan, sa tabas ng aking mga dila, pasensya. Pero pag magdinungol muna, tuloy yan. Tama yan, ha? So, tama ka talaga, Sir Glenn. Lahat talagang nangyayari may dahilan. Hello, Sir Glenn from Iligan po. Saludo po ako sa katapangan niyo. Boses ka po ng maraming Filipino. Love you po, Sir Glenn. God bless you more. Oh. So, maraming salamat. Sa lahat ng mga kumakalaban sa akin, pwede niyo na akong sabihan ng I love you. Oo, ito na yung panahon na... Pero sa mga mag-negative pa sa akin, eh, dublihin talaga namin ang bigay sa inyo. Sir, pwede na po bang mag-resign at makatulong? Yes! Ay, wag namang mag-resign ka agad-agad. Kaya pag mag-resign ka agad-agad, di ka pa makabayad kayo mong utang. Diba, hintayin ninyo. Magandang gabi po sa lahat ng mga Maharlikans. Wait for the content. Lahat ng mga abogado sa buong mundo, buong Pilipinas, ekonomista, lahat, leader ng mga rebuilding grupo, Jose Maria Sison, tapos na ang iyong pakikibaka. No? Yung mga bata makakain na ng tama at yung mga pamilyang di halos makakain, makakain na. Lahat, lahat yan. Ready na rin kami dito sa Lapu-Lapu Dato para ipatupad kung anuman ang nakasulat. No? Ramlon Aonitam. Upang hinirang tayo, upang hinirang tayo, Sir Glenn, bayang pangako ang bansa natin. Miss ko na makasamang pamilya ko. Sana kasali kami, Sir Glenn. Kaya wala gani exempted. Lahat kasali. Kaya lang, kung kadimunyuhan ang iniisip ng iba, eh, mahiya naman kayo, nabigyan kayo, tapos masama kayo, di ba? Pero kahit masama kayo, bigyan man. Kaya pala kahit kailan. Hello, good morning, Ate Franz. Ayan, si Ate Franz is Martires. Pareho tayo dati magsisibya anuman ang biyaya na ibigay ni Allah o ni Bathala, lahat yan ay aking pasasalamatan sa Kanya. Sir, sana makaabot rin ng tulong ang Samar. Lahat gani. Aba, grabe si Lizelle Kapampangan. Lahat. Paano ka namin bibigyan ng tulong kung hindi kayo pupunta sa Maharlika Nation? Kaya hanapin ninyo ang Maharlika Nation gamit ang inyong puso. Hello, Sir Glenn. Dato magsisibya Emmanuel. Mayong gabi, Maharlikan. Salamat, Sir Glenn. O si Bathala, makauli, nagyud ko, watching from Russia. Hello kay Sir Bonbon Marcelino Gukon, my friend, all the way from Dubai. The Holy Spirit is working already. Continue to pray and praise God always. Thank you. Sir Idol, good job. Salamat kaayo. Muha, jud paglaban ang kapa. Mabuhay po kayo, Caro Sereno. Go, Maharlika Nation. Mabuhay po kayo, Sir Glenn. Mangyari po ang sinasabi po ninyo. God bless you always. Sebastian Maricel. Okay, kay Merlin Reyes. Thank you, Sir Glenn, for your help and sacrifice. Thank you so much. Merry Christmas sa lahat. No? Good evening po, Sir Glenn, watching from Qatar. Yan ang sinasabi ko sa inyo, that on or before December 20, eh dapat makipagkita si President Duterte. Kaya lang, wala. Hindi niya pinakinggan ang munting mensahe ng Maharlika Nation. True dato magsisibya. Kay Ate Franz, sabi ni Ate Franz, good morning po sir at sa lahat ng MTOP. Kamusta po sa Maharlika Nation? Sorry na late ulit sa exciting news sir. I just arrived home from Christmas party. Wow, happy! Merry Christmas Ate Francis Martires. Ayan, ito si Ate Francis Martires. Napakabusilak ng puso. Lahat ng mga member ng munting tinig ng Ordinaryong Filipino o Maharlika Group Chat, maraming maraming salamat. Kayo ang aking prayer warrior. Kayo ang aking lakas. Kayo yung nagsasabing, sige Sir Glenn, go on lang.
kahit nanganganib ang aking buhay, kayo ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. No? Good evening. Nagpapasalamat ako unang-una kay Bathala dahil buhay pa ako na ma-witnessan the goodness of God through Harlequin Nation. Kasama po lahat ng mga taong nasa likod nito. God bless you all. Okay, God bless you all. All our love to you from Geneva, Switzerland group. Yan, maraming salamat. Kay Ate Leoncita, of course, kay Ate Leoncita. Kay Lola Nene, kay Ate Nene. Ang daming nalulungkot sa mga nangyayari, lalo na sa Kappa members. Sana matulungan mo, Sir Glenn. Lahat yan, tutulungan yan ang Maharlika Nation. Huwag kayong mag-alala. Pinakompute ko nga eh, 5 million ang member ng Kappa. Plus 3 million na member ng MNLF. 2 million na member ng MILF. Hindi ko pa na-counted yung mga member ng NPA, yung mga Abu Sayyaf. Lahat-lahat yan, tutulungan. Tulungan man gani yung ibang bansa. Diba? Ito ang good news na pinakahihintay ng buong mundo. Kaya makinig kayo at lahat ng mga abogado, lahat ng mga attorney, lahat ng mga ekonomista, lahat ng president, lahat ng mga prime minister, bank executive, manood kayo. I challenging you to watch the live o munting tinig ng Ordinaryong Filipino or Maharlika live here at Maharlika Nation. Sa likod ko po ang zeal ng International Tribal Court under doon po sa United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. And what we are doing is based on the law. Hindi lang ito haka-haka. Hindi ito konting kotsero. Pinag-aralan ito. So ngayon, this is now the time na sinasabi kong babangon at babangon at babangon ang lahing inapi. Sir Glenn, na-late talaga sa live mo. I-replay ko na lang bukas. Salamat, Sir Glenn. Ayan, sa lahat po ng mga members, lahat po ng mga nanonood sa akin, positive or negative, kindly please share. Ito man ang gusto namin. Ilang email na ang na-send, sir? Ah, okay. Sige, sige. So, yun, no? Hindi ko pa, on process pa. Okay, good evening, Sir Glenn, watching from Malandag, Malungon, Sarangani Province. So, huwag kayong mag-aya, kahit maaga, mag-live ako mamaya. Then, magbabasa ako ng letter of instruction. Kay Ate Lelebet Baptista, maraming salamat dyan po sa Iloilo. Thank you so much, Sir Natachman Sadtaoy. Oh, hello, Sir Glenn, watching from Jeddah. Salamat sa iyong kabutihan, kapatid. Sabi ni Ate Amelia Dominguez, salamat sa iyong mabuting. O yan, si Ate Amelia Dominguez, all the way from Lebanon. O sila yung aking mga, kumbaga, antik na mga followers from the very beginning. No, Sir Glenn, ito yung email ad ko. Dagang salamat. We pray always for your safety at sa lahat. Thank you. Maraming salamat. Kaya ang mga negatibong mananaw, maging positibo na po kayo. Wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Sinasabi ko nga, whether you like it or whether you like it very much, ang content ng letter of instruction at the same time, kung paano magbibigay ng tulong ang Maharlika, malalaman nyo yan. Dito po sa letter na aking hinahawak. But I'm waiting for the go signal. Okay lang, sir. Sadyang ang taong honest ay kung manalita ay diretso. Eh, wala naman tayong dapat dito na ikatakot. Diba? Wala naman tayong dapat dito ikasinungaling. Sinungaling na nga yung mga nagkiklaim na sila yung mga redeemer. No? Sila yung mga mother signatory. Sila yung mga sinasabing may-ari ng gold ni Marcos. Oh, until now, wala. Diba? So matagal na panahon, humihingi kayo ng humanitarian ninyo sa United Nations. Tapos bulsa na lang ninyo ang inyong pinapalago. Eh, hindi ako believe sa inyo. Lahat ng mga kurakot sa gobyerno, sige, time will come, we will go to Maharlika Nation. We are going to restore this country and we are going to restore the world. Ha? Para nang sa ganun ay matikman natin ang biyaya ni Bathala. Nunawa, yung galit, wala ng gera, wala na yan. Kasi lahat ng mga armas, bibilhin lang Maharlika Nation yan, susunugin yan. So, mahirap man paniwalaan, pero kailangan. Dahil po, hindi na po biro ang paghihirap ng mga tao. No? Yung sinasabi natin na mawala. Thank you, Dato Magsisibya. Ito nga yung purpose mo sa panahon na ito, ang maging messenger ng Maharlika Nation for the benefits of the whole world. I am just simply a messenger. Maharlika Nation, hindi na sinasabi na sila may ari ng yaman whatsoever.
Kaya nakikita ninyo dito yung ang genuine generosity. Na pwede naman itong itago. Pwede naman itong pakinabangan ng mahalika lang. Tama? Pero this is a blessing sa lahat ng tao. Lahat ng taong nilakka ng may lika. And that is Bathala. Okay? Kapit at dasal lang kay Bathala ang mahalaga. Kayang biyaya ay mapasa sa atin. The global currency will soon rise. The Federal Reserve Bank of the United States will no longer be usable. Mawawala na ang reserve na dollar nila. That's true. Then that's true. Eh sabi ko, magbasa kayo ng internet, magbasa kayo, matagal nyo na yan, di nyo pinaniniwalaan, tinakwil ninyo ang sarili nating bayan, ang sarili nating lahi, nagpaalipin kayo sa mga dayuhan, tingnan mo yung mga dayuhan na yan ngayon ay nagbayad na ng kanila mga utang. Magkaroon ka na nyo, Sir Glenn, ng mas malakas. Ito, mas malakas. Oh, hindi ko naalala ko ang kwento ng lola ko noon. Ang sabi, balang araw, papalitan ang pera. Ito na yun. Sir, maayong gabi ang lahat mo ng live manood. Lagi ang lahat mong sinasabi. Totoo yan. Salamat ni Lord. Makauli na ko, Sir Glenn. Hindi man talaga pwedeng pahirapan ng Panginoon o ni Bathala ang kanyang nilika habang buhay. No? At ang sinasabi natin na makarating tayo sa langit, hindi, dito na yung langit sa atin. Hindi lang natin nakikita. Kasi ang concept natin is to see is to believe. Okay, puli na ta sa Maharlika Nation. So, nagagandang gabi, Sir Glenn. Masaya ako kasi natupad na ang sinabi noon ng GRC, pinagtawanan nila. Di ba? Sir Glenn, gusto na kumutabang kaso na ako sa abroad, ma'am. Alam mo, sa totoo lang ha, ang dami nang pumunta dito, lahat may mga expertise, nag-apply ng kanilang mga expertise, walang bayad. Ito yung kagandahan sa mga nangyayari sa aking life. Merong piloto, merong architect, engineer, merong scientist, tutulong para sa kagandahan ng sanlibutan, ng sansinukob, ng universo. Diba? So, sana, wala na yung ano, wala na yung galit, wala na yung inggit, wala na yung ano, wala naman kayong kaingitan sa kapwa ninyo ipagdating ng panahon. Ang ano sa'yo, para sa'yo yan. Gamitin mo sa tama. Lahat ng mga nakabakanting lupa, tataniman yan. Lahat ng mga nakasemento na lupa, buldosin yan. Lahat. Wala kang maniwala. Bibilihin man yan. Bibilihin ng Maharlika Nation, ibigay sa tao. Alagaan, i-cultivate. Mataya. Lahat ng mga mining, tatanggal yan. Lahat ng mga mining, mawawala yan. Ayaw nyo ba? Ha? Lahat ng gera sa mundo, mawawala yan. Ayaw nyo ba? Ito yung sinasabi na akala ninyo, nagbaliw-baliwan lang ako. Diba? Sure, Sir Glenn, always kaming nakikinig sa iyo. Maraming salamat kay Ate Angeline. Ayan ako, Sir Glenn. Gusto ko makarating dyan. Kung hindi January, maybe February. Hey! Oo, we. Mayroon pang nag-ano, mayroon pang nag-angry. Pero pag malaman niya mamaya yung content, iiyak yan ng dugo. Yung mga nag-angry bird, iiyak ng dugo. Magsisi yan. Magsisi yan. Yung tuhod mo, ay nako, mapupunit yan. Para magluhod ka. Thank you, Sir Glenn. God bless you and be strong always. Watching from Tokyo, Japan. Maraming salamat. Alam niyo kung bakit ako nagiging malakas? Kung bakit ako nagiging matapang? Dahil sa inyo. Kasi sa tutuusin, hindi ko naman ito dapat gawin eh. Sino ba namang ipapahiya ka sa buong mundo? Husgahan ka sa ibang mundo? Diba? Sabihan ka ng mga masasama. Pero nag-stop ba ako? Never. Because all negative thoughts, hindi po makapatumba sa munting tinig ng ordinaryong maharlika. Kung matapang kayo, matapang din ako. Why? Bakit? I am very willing to sacrifice my own life para lang sa lahat. Just to follow the will of Bathala. Di ba? Mahihiya yun. Including, sinasabi ko nga sa inyo si Kibuloy, mawawalan ng saysay yan. Mark my word.
Mawawala yan. Sinasabi ko sa inyo eh. Ako hindi ako magsasalita dito kung hindi ako nakakaramdam. But you know what? Yung sinasabi ko, lahat ng mga relihiyon, mawawala yan. And there will be one religion, direkto bathala, tulad ng dati. Alam mo, ang mga dayuhan, sa totoo lang, saan tayo nila nilo, saan nila tayo tinalo? Sa edukasyon. Relihiyon. Isipin mo, pili tayong nilagyan ng mga ideolohiya, ng mga dayuhan, kung sa mga Bisaya pa, langyaw. Ha? We are being conquered by through education, religion. Ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko. Divisive mana. Economics. Diba? Taxation. Hindi kayo niya, ano pa? Hindi kayo lumaban eh. No? Hindi kayo lumaban. Hindi tayo lumaban during that time. Hinayaan natin. Eh kung noon pa sana natin ginawa, hindi sana naglala ang sitwasyon ng ating buhay. Tingnan mo, tubig. Bibilhin natin. Asa ka? Di ba ninyo na-realize na? Kuryente, bibilhin natin. Di ba kayo na-realize, anak? Sino nagbigay sa kay Pangilinan at saka kay Ayala ng authority na magbinta ng tubig? Yung mga Manila Water District, yung mga water reservoir na yan, sino nagbigay na yan ng authority? Kaya minsan magsasabi ako, magagalit lang kayo sa akin, pero lahat ng sinasabi ko, totoo. Di ba? Hindi ba kayo na nagtatanong na bakit nagbabayad kayo ng tubig? Nagbabayad kayo ng kuryente? Ha? Nagbabayad kayo ng edukasyon ninyo? Na libre man na. The role of the state is to provide education. Shelter. Di ba kayo nagtanong? Sayang lang. Pero hindi man ako nanghihinayang. Bakit? Right time, right place, right person. Eh kung ang inyong, ang prinsipyo ko, prinsipyo ninyo, eh di sana walang gulo. Kumayag kayo na mag-farm kayo, bilihin ng mga negosyante ng 9, ng 10, ng 15 ang inyong palay. Tapos bibili kayo ng bigas tag 60, 50 ang kilo. Pinayagan ninyo. O, tingnan mo daw. Kahit attorney ka pa dyan, kahit akadem ka pa dyan. Presidente ka man ng ibang eskwelahan dyan. You don't realize that? Balik-balik ka sa mga ahinsya ng gobyerno ng magbayad ka ng water, magbayad ka ng kuryente. Sino nagbigay anak authority? Na ibaligyan niyo ang kuryente, ibaligyan niyo ang tubi. Ha? Ang lupa, hindi binibenta yan. Na anong ginawa ng mga dayuhan? Sinubdivide. Na mga Amerikano, sinubdivide. Ultimo pangalan ng street, kanila. Ha? Nakalimutan yung ginawa ni Batala yan para sa kanyang mga lilikha. Tingnan mo yung mga ano dyan, yung mga lupa dyan, nakatiwangwang lang dyan, isang tao lang ang may-ari. Samantalang ang mga Pilipino na sa ilalim ng tulay nakatira. Makatarungan ba na? Ikutin ninyo. Hindi nyo nakikita kasi nagbulag-bulagan kayo, nagpayaman kayong mga oligarko kayo. Nadala kayo sa mga matatamis na mga salita dahil sa sila nyo nakapag-aral. Kasi ang tingin nila sa mga lumad, ang tingin nila sa mga tao sa bundok, walang pinag-aralan. Na ngayon, ako ang aawayin ninyo. Dahil sa nagsasabi ako ng totoo.
Dahil nakamiss kayo kasi mga doktor kayo. Ako pwede kong sabihin sa harap-harapan kung sino magkontra sa akin. Yan ang totoo. Nakakahiya ka na Pilipino ka, tapos ikaw may-ari ng lupa ng bansang Pilipinas, ng Maharlika Kingdom, tapos ngayon nagpauto ka sa mga dayuhan. Rekbenerasyon, baliw. Yan, binasa ko na, kay minensyon man kita. Sabi mo, rekbenerasyon, baliw ka. Diba? Ang problema kasi sa inyo, ganito yan. May utak tayong lahat. Eh ngayon, nabuksan yung aking isip. So this will be now the time to realize everything. Wala nga ang aksyon. Tingnan mo. Hopefully, magtagumpay si President Duterte, kalabanin yung dalawa. Kung isunod niya pa yung mga water concessioner, yung mga electrical, electric concessioner, yung mga mamay-ari kuno ng mga energy. Isipin mo, nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng tubig. Libre man na dapat. Yung mga kabalba, yung mga negosyante. Tapos, pag ordinaryong tao ang magsasalita ng ganito, aawayin. So, hintayin ninyo ha, later. I'm still waiting for the announcement or what we call this go signal. And I will be reading the content of letter of instruction. At sana, pagkatapos nito, ay lahat hintayin namin. No? So, yung kay Rick Veneracion na yan. Yan. Sir Glenn, punta tatay ko dyan, pinapunta ko. Wow! Ate Inday Pagula Bertuduaso. Darating ang araw, lahat ng umaaway sa akin, ma-realize ninyo kung ano ang totoo. Yan. Okay? So, I'm still waiting for the go signal. Kaya huwag kayong mag-alala. Because I always adhere instruction. Sabi ko nga, napag-utusan lang po ako. At pag-asa po ito sa lahat. Yes. So basta at least, no, nabigay ko na sa inyo ang abangan ninyo. Good evening, Sir Glenn. Oh, 'di ba? Hayaan natin 'yan si Rick Veneracion na 'yan, no? Yung ano tawag nito, 'yan ang magluha ng dugo pagdating ng araw. 'Yan yung ano tawag nito, 'yan yung magulat kapag alam niya na ang ia-announce namin ay hindi Marcos Wealth. 'Di ba? So kung totoo ka, Rick Veneracion, kawawa ka talaga. Pamilya mo magluha talaga. Yan ang sinasabi ko. That is why we are about to read, no? Later, ang letter of instruction sa lahat. No? Diyan po sa mga bangko, sa social media, lahat ng prime minister ng buong mundo, establishment, yung mga remittance center all over the world, kinuha na yan. No? Kinuha na yan. Hindi man na professional si ano, si Rick Veneracion. 'Di ba? Kaya kahit na ano pang sabihin nating professional, dili man na, napaminos man na. Unsao nato na, mahiya man na balang araw. O bukas nga mahiya yan pag i-review niya yung aking babasahin. Hihingi yan ng pasensya. Walang kakainin yan pagdating ng araw. O diyan siya na ngayon naluluhod at ay tama pala yung sabi ni Dato. Dapat hindi ko sana siya ginanon kasi nga mapapahiya pala ako. Kasi sinasabi ko sa inyo, kahit million pa yung hawak ninyo, walang kwenta na yan pagdating ng araw. So this will be the beginning. Diba?
So, rekbenerasyon, kung matapang ka, harapin mo ako. I challenge you. Huwag ka lang magluha ng dugo pag alam mo ang mangyayari sa iyo. Kasi tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan si Re, ang tawag nito, si rekbenerasyon na yan. Kasi ging black. Diyos ko, Lord. Diba? Ging black niya na po. See? Hello, Sir Glenn. Watching from Riyadh. Take care always. Maraming maraming salamat. Oo. Hindi man na, huwag nyo nang awayin si Rick Benerasyon kasi hindi man na totoo niya na picture. No? Hindi man na niya totoo na picture. So, hayaan nyo lang yan sila. Okay? Laban lang tayo dato magsisibya, Sir Glenn. Ayan. Yung dapat pa na alalahanin kasi after na mabasa ang letter of instruction, automatic isi-send na yan. So, okay? So, good evening po. Mabuhay ka, Sir Glenn. Maraming salamat. So, i-pray po natin ang nasa likod, no? Yan. Kita nyo bigla, no? So, laban lang po tayo. Ito na po ang time para bumangon at lumaban. Nabunga na dato magsisibya ang paghihirap at pagsakripisyo mo para sa tanan. Dagang salamat dato magsibya sa kabutihan. At syempre, ang taong nasa likod ko. Nabunga na rin po. At syempre, ang plano ni Bathala. Lahat-lahat. Right time, right place, and right, of course, person. Sir Glenn, good evening. I'm your avid fans. Lagi akong nanonood sa iyo. I learned a lot from you. Okay, and God bless. Mabuhay, Ana Maharlika Nations. Thank you so much. So you are already sending also letters sa lahat po ng mga religious organization, including Pastor Apollo Sikibuloy, kay Eli Soriano, ano pa ba, kung may ma-receive sila, di, okay. Lahat ng mga media, no, ABS-CBN, GMA7, PTB4, so lahat-lahat, no, isi-send pag maging okay na, no. So I'm still waiting for the go signal para sa mga nawala ng pag-asa sa buhay. Thank you. Thank you. God bless sa panindigan mo. Maraming maraming salamat. So, basta nyo na yan kung ano yung isi-send sa inyo. So, hintay kapag kayo po ay mga bank executive or lahat-lahat. So, ito maraming basahin. At ang letter na yan ang mukha ng G Zion. Yun ang tinatanong ni Ka Anton, no? At yan ang sinasabi ni, ano tawag nito? Ang sinasabi ni Salvation Legaspi del Espiritu Santo na hindi daw pwede. Sige na, kaya hinihintay eh. Pati siya, isindan din natin. Tama ka, sir. Buti na lang sa aming lugar maganda ang bukal ng tubig. Bawat bahay may puso at may mga tangke ng tubig. Oo, hindi ko maintindihan talaga bakit nagpapabayad sila. E sana ganito na ang gawin ng gobyerno. I-subsidize sana ng government yan kasi naniningil man sila ng taxes. Yung problema, pinrivatize nila. Ngayon, pinrivatize nila yung ganyang klaseng agency. Ang apektado ay ang mga ordinaryong tao sa lipunan. Nag-operate ang business ng mga mayayaman na ito. Okay, nang walang kaalam-alam na tao pala ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Kaya may mga corporate tax sila na pinapataw. 'Di ba? Isip, mag-isip-isip nga kayo. Kaya lang siyempre ako naman, sabi ko nga noon, I am not interested of this such kind of what we call this idea dahil sa siyempre hindi pa man napukaw yung aking kamalayan sa mga nangyayari. Kaya nga inaway ko nga si Senator Villar. Hindi ko naman siya inaway, pero pinagsabihan ko lang man na maniwala ka sa mga farmers. Huwag kang magsaya kung 5 pesos ang kanilang kita. Eh hindi 'yun sapat. 'Di ba? O ngayon tingnan mo, sino pa naman ang magsasaka ngayon? 'Di ba? Ang magsasaka ngayon wala nang ano eh. Kasi ang kanilang mga mais, ang kanilang palay binibili. O binibenta sa murang halaga tapos sila bibili sila ng bigas.
Kaya nga, failure talaga yung mga magsasaka kasi nga, they cannot acting eh. Na wala silang mga chemicals. Minsan, daanan pa ng mga natural phenomenon like bagyo, tagtuyot, o failure. Ngayon, sino mapapautang sa kanila? Wala. Makapitbahay nila ng financer. Ngayon, kukunin ng financer nila ng mura. So that is the reason why na naghirap yung mga tao. Kasi kung maayos lang sana ang ginawa ng gobyerno, maayos lang sana, hindi lang sila nagpadikta sa mga may mga yayaman, wala sanang problema. Isipin mo, kalaki-laki, iktarya-iktaryang mga lupa, wala man ang napakinabangan, ang may-ari nandoon sa Amerika. Tapos maglalagay sila no trespassing. Tapos masakit sa dibdib ang mga tao nandoon sa ilalim ng tulay nakatulog. Diba? Isipin ninyo, hindi ba kayo nag-isip ng mga ganyan? Matagal na tayong ginawang, ano tawag nito, mangmang ng mga dayuhan na yan. Na dayuhan sila pero ang front ay Filipino. Ito namang mga Pilipino na mga mayayaman, nagpagamit naman sa mga dayuhan, sarili nilang kababayan, yan ang kanilang niloloko. Isipin mo, maraming nagpapalimos. Kayaman-yaman ng ating bansa, tapos ang mamamayan ng ating bansa, maraming nagpapalimos. Isipin mo. Kaya nga nag-abroad eh. Yung mga kapwa natin, na mga Maharlikans, mga lumad, dahil sa walang magawa. Kasi dito, napakaliit ang porsyento ng salary. O, ang salary mo dito, konti. Diyos ko, pag private teacher ka, tulad ko, kaliit-liit. So, isipin mo, ang nangyayari, ganito yan. Sana, i-evaluate natin. Okay? Ito pa. Pinayagan natin na magmina. No? Isipin mo, pinayagan natin na magmina ang mga Pilipino, ang mga dayuhan sa ating bayan. Kaya naawa ko eh, kay si Gina Lopez. Bae na yun eh. That's why I idol ko siya nung naging Department of Environment and Natural Resources secretary siya. Kaya lang, hindi man na-appoint ng commission and appointments dyan sa Congress at saka sa Senate. Dahil sa yung mga iba dyan, yung mga vested interest man. Yun lang ba yung babae na yun yung nakikipaglaban para lang na huwag matuloy yung mga mining eh? Diba? So isipin mo, you need to evaluate. Kaya ito, darating na yung panahon na kung saan bibigyan ng pag-asa ang mga tao. So, hintayin pagbalik ko, pag mayroon akong go signal, babasahin ko na po, no? Okay? So, I'm still waiting for the go signal kung ano po ang final decisions. Ito yung sinasabi mo po, Dato, Republic Act 8371, Section 25, Basic Services, and the ICES have had the right to special measures for the immediate, effective, and continuing improvement of their social, economic, and social, what you call this? Social condition, including in the area of employment, vocational training and trainings, housing, sanitation, health, and social security. Particular attention shall be paid to the rights and men, elderly, youth, children, and the able. The state shall guarantee the right of ICCIPs to government basic services which shall include, okay, services which shall include but not limited to water and electrical facility, education, health, and infrastructure. Maliwanag yan. Okay? Republic Act 8371. Shall basis. Ayan, sige, magbasa tayo. Pabayaan nyo na po yung papansin. Good evening, Sir Glenn. Thank you, Sir Glenn, sa katapangan mo at sa kabutihan ng puso. Jen Soriano. Chris Kids Boboli. Hi, Sir Glenn. God bless sa imo. Always watching from Hong Kong.
Patawarin ko sana, sir, sir. Patawarin ka sana, Rec Veneracion. Patawarin mo na yan si Rec Veneracion. Wala na yan. Hayaan mo na yan. Sir Glenn, paano maging member ng Maharlika Nation? Salin nyo naman ako dyan. Wala pong member-member ito. Pumunta kayo kung gusto ninyong pumunta sa Maharlika Nation. Hanapin ninyo ang Maharlika sa puso ninyo. Okay? Good evening, Sir Glenn. Bathala, bless you always. Maraming salamat. Thank you. Tama, Sir Pana. Sir, panahon na, lumaban na tayo, Maharlikan, atin ang bansa natin. Tama! Pero hindi tayo lalaban gamit ang dahas. Gaglalaban tayo gamit yung ating natutunan, gamit yung ating puso. Kung saan ginamit nila para magapi, maapi, alipustahin, husgahan ang kanilang kapwa. Magandang gabi po, Sir Glenn. Sana po isa ako sa mabibiyaan ng Maharlika from Jensan, Bem Sawadi. Lahat ng mga gumagamit ng Maharlika, kami nagbibigay ng ID. Ang Maharlika Nation ay hindi po nagbibigay ng ID pag hindi ka po pumupunta dito. So wala po kaming connection doon sa mga Maharlikan group na kung saan ay ginagamit nila ang kanilang mga ID para mangloko. Okay? So wala pa. Okay. Hulaton? Okay. So, hulaton na. Okay? So, tama, sir. So, gayon na. Mag-signal na ako. Wait kayo. I'm still waiting for the go signal para basahin po ang letter of instruction. And at the same time, letter to all the president and the states and nations. So, pray. No, mag-pray tayo kay Bathala. Alisin yung ating galit. No? Ako, hayaan nyo lang ako kapag ako po ay nagagalit sa aking mga viewers. Kasi ang galit na yan ay tanda ng pagmamahal because I wanted you to be enlightened. Na ngayon, paano kita ma-enlighten? Paano kita mabibigyan ng tamang explanation kung hindi ka pagalitan? Eh, dungol ka man. So, dapat kasi, yon makinig ng mabuti, huwag manghusga. Oh, kasi ang dala ng Maharlika Nation ay hindi po magkaroon ng pagkakataong mag-away-away. Diba? This is now the time for us to healing process. Faith, healing, repentance, and forgiveness. Sana maghari sa atin ng kapayapaan, oh, yung respeto sa bawat isa, pagmamahalan, pagpakumbaba, eh yan lang naman ang requirement. Hi sir, good evening. Lakman na, sir, pareho ka Noe sa una, katanaw nila Balay B. Ah, tama. Yan, pareho kay Noe. Diba? Noong unang panahon, gumawa si Noe ng arka. Ang nangyari is, ayaw nilang maniwala kasi si Noe nagtayo ng arka sa bundok. Sa tuktok ng bundok. Yung sinasabi nilang bundok Ararat. Yung sinasabi nila. O ngayon, ang nangyari dyan, eh, hindi sila maniwala. Baliw si Noe. No? Baliw si Noe, kaya yung sabi nila, oh, hindi sila maniwala. Hello, ate. Ate La, ano man daw? May? Opo. Okay. So, yes, for Dili Anay. So, wala pa ako nagbasa. Okay. So, hintayin ninyo ha. So, mag-out muna ako. Hintay lang kasi meron pang hinihintay. Okay? So, be excited. Huwag kayong mag-alala. Ready-ready naman. Ang hihintay lang ng tamang panahon at ng tamang pagkakataon. So, December 20. Okay? May nararamdaman kasi ako eh. May nararamdaman kasi ako. Baka yung nararamdaman ko, doon din ang nararamdaman ng tao na sa likod ko. Kasi hindi pa naman matapos ang gabi eh. MC. Parang yun na ata. Parang yun. Oh, sige ha. So maayong gabi sa tanang kadatuan na nagtanaw karuan sa live ni mo Dato Magsisibya, especially kay Dato Limbubungan Bitadok o Dato Dumagsa Matuod. Ayan. So,
mag-signing out muna ako, but don't you worry, hawak na hawak ko na po. Yan. So sana ang nararamdaman ko ay magkatotoo. Oh, sige lang. Okay? So hintay, bye-bye. Hintay lang sa automatic kahit umaga. Ready naman tayo. Good evening, Sir Glenn. Excited to hear an announcement. Totoo lahat ng sabihin mo. Sige, mabuti nga niya mag-excite para at least makaprepare kayo ng mga BP kit, yung mga gamot sa high blood, sa mga senior citizen dyan, na, yoy, Ginoo ko Lord, si Lola at si Lolo, matagal na naghihintay. Sige lang, pasensya lang muna, mamaya, sabihin ko. Okay? So, lahat ng mga naghihintay, siyempre, pag naghihintay kayo, sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero kung bato, lagaon mo ba, Diyos ko, patay lang, di gina maghumok. So, good evening, sir. Sana makapunta po kami dyan kay... Oo, huwag ko mag-alala. Makapunta, I'm listening and watching you here in Kuwait. God bless you always. Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyo. Umabot po tayo ng 340. Umabot tayo ng 400 viewers live. So, how much more pa kaya? So, bibitinin ko muna kayo, huwag kayo mag-ala, nandito na. Nandito na po. So, hintayin nyo lang, nandito na. Pero, may hinihintay pa. Na konteng-konte. Okay, malay mo, baka may maglupad na UFO papunta dito. So, diba? So, yun lang. So, salamat, maraming salamat. Have a nice day, God bless. And, God bless all. Maharlikans, mabuhay po ang anak ni Bathala. Sa amin, Sir Glenn, sige lang, nagbayad sa tubig. No? Sige lang, at least may ginabayaran ka sa tubig. Kaya kung wala, why? Kaya inumon. Kaya kung dili ka magbayad sa tubig nila, di ka man mag-inom. Sa una, kay dilikot laman kami sa suba, may inom na tubig na. Naunsa man ang ngayon, magkutkot ka sa tuba, kay CR raman sa gilid. Wa na. So, yun na. Sige, bye-bye. But wait. I-ready ninyo inyong mga cellphone, i-ready ninyo inyong mga internet, yung mga wala load, pasensya lang ha, ayaw magkagool. Yung mga wala load, huwag kayong mag-alala. Nakakalungkot nga Sir Glenn dati magsisibya Emmanuel, nangyari sa bansa natin. No? Pero ngayon may natatanaw, of course. Nakakalungkot talaga, pero huwag kayong mag-ala because if there is a rain, there is a sunshine. Tama! Kapag mayroong gabi, mayroong umaga. Pag may mga gwapo, may mga medyo lang. Okay? Sir, kusog kaayo kulba sa akong dughan. Excited na ko makadungog sa imong announcement karon. So, mag-pray tayong lahat kay Allah, kay Bathala. Yes. Okay? Good evening, Sir Glenn. Watching you here in Hong Kong. Sir Glenn, kawawa ang mga bagsasaka, sir. Isa ako sa pamilya ng mga bagsasaka, Sir Glenn. Luging-lugi talaga. Okay, so bye-bye. Have a nice day and God bless everyone. Wait for the final instruction. Nandito po ang lahat ng aking babasahin. At maghintay tayo ng tamang oras. Maraming salamat. Bye-bye.